Yay! My new toy kami, and of course, you see me in my kitchen now. Pero dadali ko na kayo ngayon sa aking mumunting bukid. Tignan natin kung ano ma-harvest natin, and then after natin ma-harvest, iluluto ko na agad. Iyan eh, kung may ma-harvest ako. Andito na tayo sa aking maliit na bukid. I have kale. I have Vietnamese basil. Andito ang aking parsley at cilantro. Namumulaklak na yung aking cilantro. So, pwede ko na yung itanim at some point. Pero pag-aaralan ko pa. Itong aking mga okra. May ma-harvest pa ako dito. Nakikita niyo yung mga pulang yan? Yan. Anong klaseng insekto yung mga yan? Ang bilis sila mag-multiply. Ayan o. Ay, nakakaloka. Ang dami nila. Tapos hindi ko alam kung anong i-harvest ko dito. Dapat ang i-harvest daw na okra kapag pwede na siyang kitasin, medyo ganyan palang kalaki. Kasi pagka lumaki na siya ng malaking-malaki, pang bilhi na siya. So, yung mga malalaking okra dito, hindi ko na tinatanggal kasi hinihintay na lang namin siya maging binihi. So, hopefully, tama ang mga pag-research na ginagawa namin. Huwag na pag ginito ng aking pinfall. Okay, hanap tayo ng paraan kung ano yung mga harvest natin ng mga okra dito. And kung ano yung magagawa natin pagkain or dish out of my veggies. Let's do this! Nag-off pa siya. Pwede na natin itong pitasin. Kasi mauunahan na naman ako ng mga red insects. Meron pa tayong isa dito. Ah, ang kati ang kati. Ang kati niya. Ikaw, bibigyan pa kita ng chance na makilaki, ha? Ikaw, pwede na rin. Ako, pagagalitan ako niyaya papa dito pagka mali yung iyo. Ang dami niyang langgam. Pagpagin na rin siya. Meron na tayong tatlong okra. Ano ang magagawa ko sa tatlong okra? Isip pa tayo. Marami pa tayong magagawa dyan. Ay, grabe. Dami na lang yung insekto dito. Pula! Okay. Now, harvest naman tayo ng basil. Ito madali lang to. Kasi, yung basil, generous na halaman yan. Cut natin tong basil. So, basically, ang pagkat ng basil, yung pagka nakikita niya ba yan, saan ka ba? Pati kita makita. Yan. Pag, ayun. Pagka ganyan na, pwede niya na kuhain. Pagka may mga konti na siyang bulaklak, pwede niya na kunin yan. Kasi pag hindi kinuha yan, pwede niya lang ikamatay. Gusto nyo ba yun? Namamatay sila pag namumulaklak sila. Maraming ganyang halaman. Parang love. Namamatay pag namulaklak ang pag-ibig. Bigla na lang siyang nawawala. Chad, ganun talaga ang life. Iniisip ko hanggang ngayon, ano ang magagawa ko sa okra at basil. You can make pesto. You can make pesto and pesto. Ligay niyo sa salmon, sa catfish salad, mga thigh dishes, sa curry. Marami naman. Hindi lang naman pesto. Siyempre, joke na ako. Meron na tayong okra. Meron tayong basil. Ano pa ang pwede nating isama? Ilalagay ko bang pechay ko? Sige, hanap tayo ng iba pwede ilagay sa kanya. Harvest tayo ng konting cilantro. Bilang konting-konti na lang naman din pala nga na tumutubo sa kanya. Kitipirin natin, okay guys? Sabi nila, pag nag-harvest, dapat kinakausap ang mga halaman para patuloy silang mamumunga. So kayo, kayong mga halaman, amoy. Parang hindi siya amoy coriander. Amoy kang bansoy. Hindi, parang amoy siyang kinchay. Sa bahay na lang, mag-asa ka muna. Kunti na lang. Okay, so now we have our cilantro. Sapat na yan. Bilang ang okra ko naman ay apat na piraso lang o tatlo ba yung nakuha natin. Tignan natin. Kaya na to. Pwedeng-pwede na to. Ah,
mag-harvest tayo ng bulaklak. Ito bulaklak na to ng basil. Kailangan ito tinatanggal kasi pag namulaklak na yung basil, tapos hindi nyo tinanggal kagad, mamamatay daw siya. Palagi ako may disclaimer kasi hindi rin ako sure. Ay, ang cute! Ay, may pang presentation ako mamaya. Tignan natin, ano pa ba ang pwede natin i-harvest? Ito ang aking bukid, naging gubat na. Daan na siya ng malakas na ulan. Marami na rin akong mga namatay pang mga ibang tanim dahil sa dami ng insekto, pakulog na. Susunod na ang kidlat. Meron akong nag-iisang talong dito. Iniisip ko, kung i-harvest ko na ba to? Kasi, medyo malaki na rin siya. Ayan o. Kaya na matigas pa siya. So, kaya na kung maunahan ako ng insekto, hindi ako na siyang tumubo. Ipagdadasal ko ang iyong paglaki. I promise. Ngayon, tignan natin dito kung may maha-harvest ako dito. Ay! May maliit na okra! Pwede ka na ba? Pagkaya pa kita ng chance to move. So nakikita nyo, pagubat na ipat na talaga siya. Treehouse na lang ako lang at saka si Tarzan. Okay, tatakbo na to talaga eh. I guess, ang ani lang natin ngayon ay basil at okra. At cilantro. Parang may naisip na akong gawin sa kanya. Tignan ko nga kung pwede na itong kamatis natin. Itong kamatis namin, nagkagulo-gulo na sila. Parang babae ang gugulo ng isip. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Iniisip ko na rin naman na baguhin ang aking garden para makatubo siya na maayos kasi yung ibang seeds hindi nagpakilala ng maayos. So, hindi namin maintindihan bakit siya lumago ng ganito. Tignan natin, ano ang laman ng aking maliit na basket? Ano bang na-harvest mo today, Juday? Let's see. Tignan ko nga, baka meron akong makita dito. Wala pang aking mustasa. May okra na rin doon, pero maliit-liit pa. Alugbati. Wala. So, ang harvest lang natin ngayon, kakapurit lang. Okra. Meron tayong gunting. Dalawang kamatis. Cilantro at basil. So, let's see. Ano ba ang magagawa natin dito sa mga gulay na ito? Yung ano nakuha natin today? Akalain yung naka-harvest ako na itlog. Nakita ko ang nawawala akong gunting. Meron akong stick pang tanggal sa mga insekto. Meron tayong basil. Meron tayong tatlong pirasong okra. Itlog. At kawinuha ko yung bulaklak. Pang paganda na lang ito. Pa-presentation na lang yan. At meron tayong dalawang kamatis. Ano kaya magagawa ko? Hala, nasayo ako cilantro na wala na. Hugasan ko na muna itong mga veggies ko. Then, we will start cooking. Stop video! Wait! So, ano na nga ba ang gawin natin? Naisip ko, tutortang na. Gulay na lang ako. Pwede kang gumamit ng sardinas, pwede kang gumamit ng tuna, pwede kang gumamit ng kung anong leftovers meron kayo sa bahay. So, nagdagdag ako ng itlog, nagdagdag ako ng onion, at saka ng garlic. Kalahating onion lang yung gagamitin ko. Konti lang naman ang kailangan ko. Para lang magkaroon pa ng depth, yung flavor ng aking gagawin pagkain. Hopefully, mabilis lang to. Let's see. Wow! Bulat pala yun, naiyak na ako. Nakakaiyak ka. So, one onion. Size natin siya. Pwede namang rough chop or pwede namang half moon. Half moon yun yung julienne. I-rough chop ko na lang siya. Ay, nawalaan ko ng mga insekto ko. Kaya konti lang na-harvest ko. Okay. So, meron na tayong onions. Then,
Konting oil. Kayo talaga, nakakaiyak kayo. Ilalagay ko na sila sa pan, hindi ko na kaya. Sobra na yung luha ko dito. Pag natapos, sabalamang to onion omelette. Sayaan nyo lang siya mag-caramelize dyan. Para may time pa kayong mag-gayat ng okra. Hindi ko rin alam kung anong kalalabasan nito. So, bear with me. Hala, para matanda na tong okra to ah. Iba na yung tunog niya. Mararamdaman niyo pala pag hiniwa niyo ang okra. Kung bata siya o matanda. Kasi pag bata, wala siyang resistance. Pero pag matanda na siya, lakas ng resistance niya at may crunch. Tuto tayo sa aking kamalian. Okay? Sautéin na natin ang ating onion, ating garlic, at ang ating okra. Ano kaya itura nito? Ano kaya ang kalalabasan nito? Lagyan natin ito ng salt and pepper. Ganyan natin ang ating tuna or sardines, kung ano meron kayo sa bahay. Pasok naman yan sa banga. Or chicken. Mabango na siya. Lagyan tayo ng basil. Lagyan natin mga herbs. Sarap, chop. I'll add our herbs. Andiyan na yung basil. Andiyan na yung... Hindi talaga ako sure kung wansoy ba siya o kinchay. Pero iba yung amoy niya. Hindi siya amoy cilantro. Wow! Sa pagkakataong to, ilagyan natin ang ating egg. Ano ka nang kumuha natin dito? Stir. Alright. Flat lang natin siya ngayon. Para mabuo siya. Okay. Medyo nabubuo na siya. I-chop natin ang ating kamatis. Medyo nag-challenge ako dito sa ilang ingredients sa harvest ko ha. Para tuloy gusto ko pa magtanim. Ilagay lang natin siya dyan. Pwede naman siya masyado nag-matter. Kaya lang siyang okra na orange. Para maluto yung ibabaw nito, torch natin siya. Pwede namang hindi i-torch kung wala kayong torch. So, ipi-plate na natin. So, luto na siya. Transfer natin siya sa plate. Hindi siya sa gitna. Uy! Mukhang promising. May igaganda ka pa. Diyan ka lang. Wait lang. Okay. Siyang okonomiyaki na hindi. Eh, ano siya? Okonomiyano. Wale. Ah, bakla. Bukas na pala siya. Then, di ba may kinuha tayo parang bulaklak kanina? Ilagay natin siya dyan. Ta-da! Cute-cute niya! Galing sa aking bukid. Kapagasin ko na siya. Let's see. Anong lasa niya? May okra. Naku, naramdaman ko na kagad yung matandang okra. Not bad at all. Pwede itong subukan. Kinchay siya. Hindi siya cilantro. Kinchay yung natanim namin, hindi cilantro. So, kilala ko na siya ngayon. So, eto ang nakuha ko sa bukid ko. My vegetable omelette with Japanese mayo and some sauce. Tapos na ako. Halika dito, Bob. Pwede ka na ba tikman ang bukid ko? It looks Mediterranean. Japanese, sana yung habol ko. Oh. Sorry. Mukha kasi yung utak. Di ba, when you order from the shawarma place? Okay.
ka ba dahil mahal mo ako? No, no, no. It's good. It's just... It still tastes like earth. It came from earth. Mother Earth? No, I mean... Some of it tastes like I bit it from the branch.